Positive Day Delivers, this is Dr. Gigi D. Sunga from Mike and Change Project. Magandang umaga sa lahat ng Delivers natin. And this is the first time po tayo mapanood sa aking YouTube channel. Thank you very much. Please subscribe, click na po yan, Doc Gigi Sunga. And sa lahat ng magustong magpa-coach kay Doc, or if you want to start, advertise, or improve your business, or you want to join the lineup of investors sa Rockstar Holding Corporation, just PM me sa aking personal FB. Yan po. Okay, so do not repeat the 6 financial mistakes na ginawa natin last 2020, 2019, 2018, at sa mga dumaan pang panahon. Ito kasi yung mga mistakes na, ano yung phenomenal, yung lagi natin silang ginagawa, paulit-ulit. And ito na naman, papasok, nakapasok na pala tayo sa 2021. Baka sakali na makatulong itong vlog na to. Kasi ito, baka umulit na naman tayo ng ating same financial mistakes. Okay? Alam niyo yung iba dito, medyo guilty rin si Doc. I think may 2 items tayo dito na medyo guilty, or one lang siguro, na medyo guilty rin tayo. So, sama-sama tayo. Sa 6 na to, at least maka-perfect tayo ng 3 this 2021. That's a big accomplishment. Okay? Alright, so let's start. Number 1, financial mistake number 1 is spending money for never to use things. Yung never to use things, alam mo yung hindi mo naman siya gagamitin at hindi mo siya ginamit kahit kailan man. Kanina ba o kahapon, papunta ako sa CR sa room ko, nakita ko may box akong malaki doon. Ni minsan, binili ko po yun, pinabili ko sa online, never ko pa siyang binukas last year. Hindi ko alam kailan ko siya gagamitin, baka ngayon magamit ko siya dito sa office. So, di ba, isa lang yun sa example. Try to see ganito, ha. Tinan mo yung room mo, mula sa kwarto mo, sa aparador mo, sa cabinet, sa kusina, sa lahat ng bahagi ng bahay mo. For sure, meron kang makikita 1, 2, 3, 4, 5 items na hindi mo naman sila kailangan. That you will never use them. Hanggang sa may stress sa dami ng mga nagiging kalat na lang, pamigay mo or what. Better, pamigay mo na lang para magamit ng iba, di ba? So, don't do that again. So, ibig sabihin po ganito, before you buy, isipin mo muna ng 3 times, saan ko ba ito gagamitin? Pag may concrete plan ka na, dun mo siya bilhin. Di ba, sabihin natin, ay, balang araw magagamit mo yan. For emergency purposes, alam mo, mga flashlights and all that, magagamit talaga yan. Pero kung wala ka pa talagang plan, do not buy yet. Okay? Huwag muna. Alright? So, second financial mistake na ginagawa natin, or spending mistake, is spending on what you already have. Alright? Ito yung meron ka na, bumili ka pa. Meron ka ng cellphone, bumili ka pa. Meron ka ng TV, bumili ka pa ng isa pang TV. Meron ka ng shoe rack, bumili ka pa ng isang shoe rack. Hindi nisip mo na lang shoe rack mo. Nagdo-dobli-dobli sa bahay. 2 yung ano mo, 3 yung ganito mo. Di bali kung talagang, halimbawa, like sa case namin, ako, I'm a vlogger. No, normal lang magkaroon ako ng 2 camera, 3 camera, 2 stand. Pero ganun pa man, meron pa rin ako mga sobra-sobra eh. Sobrang dami ko ng, anong tawag ko doon? Ng stand ng cellphone. So, sobrang bili ng team ko. So, ganun, meron tayong mga financial mistakes. Mga bagay na meron na tayo, bili pa tayo ng bili. So, bago tayo bumili, kaya nga, alam nyo, it's advisable before you shop online or before you go to different malls, tinan mo muna, ano na may meron ako? O, ilista mo na lang, eto lang talaga bibilin ko. Pag doon ko lang naisip, hindi ko bibilin. That's the strategy. Pag doon mo lang naisip sa mall, hindi mo siya bibilin. Or pag-isipan mo muna ng 5 or 10 times bago siya bilhin. Alright? Kasi more often than not, meron ka na noon, hindi mo naman siya, ano, meron ka na nag-exist na yun sa'yo. Di ba yung mga malilit na bagay lang? Pencil case, meron ka na, bili ka na bilhin ng pencil case, di ba? Yung notebook, di mo pa nasulatan yung isa, bili ka pa na hindi mo bilhin ng notebook. Di bali kung nagagamit mo. Alright? Third, na financial mistakes na ginagawa natin, when we buy false assets, false, maling asset, na akala mo asset, hindi naman. Akala mo yung kotse na binili mo, asset, hindi pa liabilities. Eh, dok, sabi mo, bumili ng kotse. Oh, bumili ka ng kotse, pero gagamitin mo sa business, sa meeting, and all. Pero pag yung kotse, ginamit mo yan sa wala lang, di ba, nandyan lang, 2, ano, kala mo asset yan, sabi mo, ay, nag-iipon kasi ako ng asset, ito ay liability yan. Pag bumili ka ng mga bakanting lote na hindi mo ginagawa, na, ginagamit, nandyan lang, di mo pinaparent, wala kang ginagawa iba, nagbabayad ka ng tax, nag-maintain, that's false asset.
Alright? So when you buy gadgets, kala mo, ay asset yan. Pagdating na araw, ano yan, magagamit ko din yan. Eh, hindi, mga liabilities. Anything na binili mo, tapos ginagastosan mo pa rin siya, it will become a liability. Okay? So pag isipan mong mabuti, ito mabibilin ko, asset ba talaga? Magbibigay sa akin ng income? O ako pa ang magdadagdag ng gastos every month? Alright? Okay, next po. Next. Pang-apat na financial mistake na hindi mo na dapat ulitin. Ito yung mga scam potential. Scam potential. Ay, alam mong posible kang ma-scam dito. Marami na po tayong nakausap about this and nagiging biktima because of this. So, ipag-isipan mo, una-una na-scam tayo sa mga investment. Investment na you don't understand. Hindi mo naiintindihan how does it work. Go lang tayo ng go. Pero at least man lang yung basic na naiintindihan mo sa investment na yan. Alimbawa, Bitcoin, yan, mga cryptocurrency. So, hindi ko sinasabing huwag kang mag-invest dyan, but make sure you understand how does it work. Forex, naiintindihan mo man lang how does it work. Okay? Hindi po yan mga scam. Basta naiintindihan mo lang, at ito pa, alam mo kung kanino company, sino yung kausap mo, kilala mo, at saan ka nagbabayad. Dyan tayo na-scam eh. Okay? So, minsan pa, pinapangakuan tayo ng big return. Kaya minsan sa, ito po, sa Rockstar Holding Corporation, meron tayong investment. 10% guaranteed po ang binibigay natin. Sabi ng iba, Doc, ang baba naman, ano? Kasi I don't want to promise na hindi natin kaya i-deliver. Pag sinabi sa inyo na mag-invest ka sa amin, like, ang return niya, 30% per month. 30% per month? Paano kikitain ng negosyo yung 30% per month? So, doon pala, magdududa ka na. Okay? So, mga scam potential. Yung bilin mo to, ano, tas yung tao, hindi naman pala totoong ginto yan, hindi naman pala totoong tunay yung mga ganyang property, or wala naman pala siyang kausap na gano'n. So, we have to be careful, mga kapatid. Okay? Kung na-scam ka na minsan, once lang yon, huwag mo nang ulitin sa buhay mo. At kung hindi ka pa na-scam, pilitin mo. Talinuan, pakatalino natin na hindi tayo dapat ma-scam. Okay? Next po, number 5, right? Na expenses na hindi natin dapat nang ulitin is ito. Expenses sa too much celebration. Ang dami kasi natin minsan sinaselebrate, di ba? At minsan pa yung celebration natin, binabase natin sa emotion. Oh, masaya tayo ngayon. Tara, punta tayo doon. So, you'll spend 3,000, 5,000, 6,000 na hindi naman siya nakabudget, di mo naman pinag-ipunan. So, dami din natin mga binibili na mga, rent tayo dito, punta tayo sa iba't ibang lugar na we are celebrating too much. Parang naalala ko nung matagal na to, college pa kami. Pag nag-quiz kami, celebrate tayo. Di ba? Doon natin nakuha yun. Okay lang yung magsaya tayo. Pero kailangan, naka-plan din yun. Pati yung expenses. Hindi masama mag-celebrate. Ang masama po kasi, minsan nangungutang na lang tayo for that celebration. Minsan, we can't afford that celebration. Maganda rin kasi, pinaplan mo yung celebration. For example, ganito. O sa year-end, mag-celebrate tayong family kasi we all have this accomplishment. Right? Okay, so, yon. Kaya yung kanta, hindi ba narinig? Okay lang. Ah, okay lang. Sorry, Universal. May kanta kasi. Ang katabi kasi namin ay malaking mall. Okay, yon. So, i-plan ang celebration, then pati kasama ang expenses. Okay? Para hindi tayo mamali, hindi tayo masobra ng gastos. Okay? Next, number 6 po, na money mistakes na dapat wag na nating ulitin. Ito yung mga too much investment on life insurance. Ito po ako, advocate ako ng pagkakaroon ng insurances. Life insurance. For me, life insurance dapat once lang. Sabi ko nga, dinojoke ko, once ka lang mamamatay eh. Hindi, tsaka, hindi yan ang pinagtutunan ng pansin. Kasi, I'll explain that na-explain ko na siguro yung life insurance for many vlogs. So, dapat isa lang po talaga yan. Kasi marami ngayon, di ba, 3-in-1, may life insurance, health insurance, and all. So, pero ang totoo po nun kasi, yung mga insurances na yan, syempre pag life insurance, ang priority niyan, life insurance, maikinabang ka talaga pag namatay ka. Eh, life is not all about that, eh, di ba? Ang financial security natin, gusto natin enjoy habang buhay tayo. Okay? So, once lang ang life insurance. Kasi baka mamaya, di may binabayaran mong life insurance. Okay? So, misa naman, lahat ng pamangkin mo, pinsan mo, kinuha mo. Or misa naman, lahat ng mga
kamag-anak natin, binila mo ng life insurance, di ba? Alam mo, ako ah, if you really want to help them, ang ibigay mo, pampuhunan sa negosyo. Then, pag kumikita na sila, let them get their own life insurance. Di ba? Wala naman masama doon. Tumulong ka doon sa tamang kung saan nila dapat ilaan ang pera nila. Okay? So, yan pa. Meron pa, marami pa tayo. Like yung mga pagbili sa sales and all that. So, alam nyo naman yan. Huwag na natin gawin. Huwag tayong bumili ng base sa ating emotion. Okay? Alright. So, yan po ang ating mga money mistakes na ginawa natin last year, 5 years ago na hindi natin dapat ulitin. 1, spending money for never to use things. 2, spending on what you already have. 3, spending on false assets. And 4th po, scam potential. Yung mga nag-spend tayo ng big money pa to, hard-earned money sa scam potential. And 5 po, we spend too much on celebrations or too much celebrations ang ginagawa natin. And last, we spend money on too many life insurance. Okay? Isa lang dapat. Alright? Okay, so delivers sa mga gustong magpaturo pa on how to spend your money wisely na magkakaroon ka pa ng kapalit. Mas maraming income darating sa'yo. Just PM me for coaching. Okay? Alright, so please share this video sa lahat ng mga kaibigan natin, kahit OFW o dito sa Pilipinas, para sama-sama tayo mabago at mula dating buhay. Thank you very much, delivers. Enjoy the rest of the day. Eh? Let's go, let's go.